Hi guys. Sorry, medyo haggard lang ako ngayon. Okay ba audio ko? May nakakarinig sa akin. Anyone? Ngayon pa nag-rest, nag-update yung laptop ko kaya matagal mag-start. Okay naman kung ayos yung audio ko, kung naririnig niyo ako ng malinaw. Okay, sige. Mag-start na tayo, meron na tayo mga 3,000 viewers. Tatlo pa lang. Pero mag-start na tayo. It's already 9 p.m. So, ito yung naganash natin kagabi. And yung isang cake, papakita ko sa inyo. So, ito yung parehong cake natin na ganash. So, kung makikita nyo, hindi siya pulido. Ha? Hindi siya super kinis na pagganash. Well, ganito lang naman ako magganash. Pero pag nabalutan naman ng fondant yan, hindi na siya obvious na hindi perfect yung ganash natin. Eh, yun naman ang important. Tapos, since kagabi, after natin ng live YouTube natin, niref ko na yung cake natin. Pero kanina, mga around 4 p.m, tinanggal ko na sa ref. Kasi mahirap na balutan yun ng fondant yung cake ng malamig. Kasi magpapawis yung fondant. Teka lang, on ko lang yung YouTube sa laptop para makita ko yung chat. Ayun, so wag nyo babalutan yung cake nyo ng malamig or yung straight from the fridge kasi magpapawis yan. Magkakaroon, kunwari, nabalutan nyo na ng fondant, malamig yung cake. Ang mangyayari nyan, yung natitirang lamig sa cake, maghahanap nyo ng butas para mag-skip. Pero since nabalutan na ng fondant, wala na siyang yung na iwan na cold air sa loob ng cake, wala nang lalabasan. Minsan dumulobo yung fondant, natatrap dun yung cold air na naiwan sa loob ng cake. And minsan always magpapawisan kasi magkakaroon ng condensation wherein yung labas ng yung loob ng cake lalabas yung pawis niya or magkakaroon ng butil-butil na tubig yung fondant niyo or lalakit yung fondant niyo. Yun ang reason kaya very important na huwag niyong babalutan yung cake ng malamig. So kaya ito, tinanggal ko na sa ref ng mga 4 p.m. pa lang para lang ma-room temp na siya and salatin niyo kapag malakit naman siya. Ito medyo malakit naman siya, so hindi ko na kailangan lagyan ng shortening para dumikit yung fondant. And kung makikita nyo, pag pinisil ko siya, ako nakikita, super nipis lang nung ganache na nilagay ko. And malambot siya. Hindi siya yung super firm na consistency ng ganache na ginagamit sa fondant. So manipis lang and ayan, super soft. Tapos wala namang problema kasi 4 p.m. pa lang nakalabas na sa ref. Ang kitchen ko hindi naman siya aircon, so hindi naman siya nalulusaw. So, walang problema din. So, ano pa ba kailangan ko sabihin before time mag-start? So, kung may questions kayo, teka. Okay, so good evening to Joanne Navarro, Toby Mercado, and to District 28, to Marge.
Okay, so ang gagawin natin tonight is magbabalo tayo ng cake in two ways, ay hindi pala two ways, yung both cake na white saka black. So papakita ko kasi, gusto makita nyo kung paano mapanatiling makinis saka spotless or flawless yung pagbabalot ko ng fondant in black fondant. Pero kung makikita nyo mamaya, sobrang dami kong mag cornstarch. Yung ganache natin is 4:1. Hindi ako magbabago whether mainit, malamig, laging 4:1 lang yung ratio ko ng ganache. Okay, tingin ko lang mag-open yung YouTube ng laptop. So ang gagamitin natin mga tools. So we have pizza cutter, fondant smoother, rolling pin, ruler, tapos meron tayong scissor. Tapos, ito ang... Linisin ko lang. Puno-puno ng cornstarch eh. So, ito yung maituturing ko na special tool na ginagamit ko pag magpabalot na ako ng fondant. Fondant smoother din siya, pero it's made in acrylic. So, ang difference niya sa ordinary or sa regular na fondant smoother, eto kasi, medyo rounded siya. Medyo rounded yung edge niya. Eto medyo may pagka-sharpen, pero hindi naman matulis. Saka flat siya. Flat dito and then sa bottom niya. So, makikita yung purpose na mamaya. So, pwede kayo magpagawa sa mga gumagawa ng acrylic. Sabihin nyo, pang fondant smoother. Ang size nito is mga ayan. So, almost the same height ng regular smoother. Ayan. So, dinikit lang yung handle niya. Sanggal. And yung recipe natin ng fondant, i-re-upload ko na lang. Kasi tinatamad pa ako kanina. Hindi ko pa siya na-record, nakuha sa Facebook. Ano lang naman yung fondant natin, marshmallow fondant. So, 3 ingredients lang siya. Marshmallows, powdered sugar, and water. So usually pag gumagawa ko ng marshmallow fondant, ang ginagawa ko na is, teka, asensya nag-multitasking ako. Okay, so tabi ko muna ito. So yung isang balot ng marshmallows, ito kasi natira lang, so hindi ako pwede mag-demo kasi konti na lang yung ingredients ko sa bahay. Ito, actually, natira na lang ito sa mga workshop ko sa cheesecake. So, yung isang gantong pack, yung mga regular na marshmallows na bibili sa mga baking supply stores. Usually, wala naman silang brand. Parang naka-plastic lang sila ng clear. And yung... Ilan ba ito? This is around mga 700 grams siguro. Sabihin natin mga ganun. Basta isang pack. Yung isang brand is Markenberg, 1 kilogram yun. Ito kasi yung mga walang brand is mga, yun, around 700 grams lang. So, ginagawa ko, isang buo na, tapos tinatransfer ko sa bowl, tapos nilalagyan ko lang ng tubig, about 3 to 5 tablespoons of water. And then, minamicrowave ko na lang for 3 minutes. Sorry, ang ingay. For 3 minutes, tapos naka-high yung setting ng microwave. And then, ayun, imimix ko lang siya para magmamasa ka lang ng, ano, ng dough. Pero powdered sugar yung gagamitin. Anyway, i-upload ko na lang yun. So, magbabalot na muna tayo ng fondant. Okay, so may natira na akong mga fondant. Ito, ano pa to? Siguro mga week. A week before ng quarantine. So, natira ko. So, I always have two containers.
isa para sa white, and then yung isa, magkakasama na yung mga colored fondant. So mamaya, pagsasama-samahin natin to, to come up with a black color, or dark color na siya. Tapos lalagyan na lang natin ng konting gel color na black, para madarken pa siya. And then, yun, mamaya na yung another secret natin. So first things first, gagawin natin ay magpapalambot tayo ng fondant kasi sobrang tigas niya, mahirap masahin. So 6 inch lang naman yung cake natin, 6 by 4. Siguro tama na, isa tinatansya ko na lang eh. Mga ganyan. So very important na palambutin nyo muna siya kasi mahirap siyang masahin unless kayo si ano, si Superman or si The Hulk. Pag mga gantong karami, siguro mga 30 seconds pero not more than 1 minute kasi madaling matunaw yung fondant natin and nakakapaso siya pag nasobrahan ng init. So 30 seconds lang sa microwave, naka-set siya sa high setting. So, ito, another fondant. Ito yung nagawa ko isang batch. So, pagkagawa ko ng fondant, tina-transfer ko sa bag ng powdered sugar. So, dito ko ni-stop. So, hindi naman kailangan na i-ref pa. Itong marshmallow natin, mas advisable siya sa mga room temperature na environment. Mahirap siyang i-work on pag air-conditioned yung environment or yung kwarto or yung kitchen. Kaya minsan sa mga workshop, talagang challenge ako magturo ng basic fondant class kasi aircon siya tapos ang bilis tumigas. So yung ibang student na first time magpo-fondant, so nahihirapan sila. Ang fondant matagal naman siya kasi basically sugar lang naman siya and naka-room temp lang siya. Eh, nakalagay lang sa container or sa plastic. It can last for about 1 to 2 months. Hindi naman siya madaling masira. Pero pwede nyo din siyang ilagay sa ref para mas matagal yung shelf life ng, ano, ng fondant. Okay, ito na yung fondant natin. Ay, in-extend ko siya kasi medyo matigas pa after 30 seconds. Kasi nga matagal na siyang na-stop. So yan, malambot na siya. Madali na siyang basahin. Ay, di ako bumili ng ano, ng store-bought laging from scratch. Bukod sa mura siya, marami ka pa makakover sa isang recipe. Makikita, siyempre magbamasa pala ako. Lapit natin. Okay, so masahin lang natin. Itong marshmallow fondant natin, medyo malagkit siya. Kaya, cornstarch ako ng cornstarch. Hindi ako nasanay mag gumamit ng shortening. Basta cornstarch lang ako. So masahin lang. Before nyo i-roll ang fondant, whether pambalos sa cake or gagawa kayo ng mga toppers or decorations, kailangan masahin nyo muna and mapakinis nyo muna siya para hindi nagka-crack. Kumbaga para maging pliable siya ulit, maging elastic. And paano nyo malalaman kapag okay na? Pwede nang i-roll kapag makinis na siya. So, makikita niya makinis na. Ayan. So,
two ways tayo magro-roll. Isa sa ibabaw ng cake natin and then side. Kasi paneling technique tayo. Hindi na tayo gagawa ng method na parang drape technique, yung traditional na pagbabalot ng fondant. Wherein magro-roll ka ng isang malaking bilog, tapos i-cover mo sa cake, tapos ayun, i-perform mo. Mas mahirap yun actually. Especially pag gusto mong mag-achieve ng sharp edge. So ito mas madali, yung panel technique. It will take time for you to get used to it, basta more practice. So since yung top muna ang gagawin natin, maliit lang, saka 6 inch lang naman yung cake natin. Konti lang pala cornstarch ko, sana umabot. Okay, masa, bago natin i-roll. So, parang siopaw. Kung ano yung makinis, siya yung ibabaw. Itong medyo, yung may mga folds, siya yung ilalim. So, cornstarch. And then roll. Pag mag-roll kayo, make sure na ito-turn nyo siya every now and then para make sure na hindi dumidikit sa working area nyo or sa table. Pag na-roll nyo na on one side, pahabang ganyan, i-rotate nyo naman para pahaba naman siya sa kabilang side. Para hindi pahaba yung pag-roll nyo ng fondant, magpabilog siya or rectangular shape. Actually, pag makinis yung fondant nyo, especially yung ibabaw niya, pwede yung hindi na i-roll nyo, parang paplansyahin nyo na lang siya. Kumbaga, may pressure kayo sa rolling pin, tapos, yan, hindi ko na iniikot yung rolling pin. Pinapadaan, para pinaplansya ko na lang siya. So in this way, mas napapanipis ko yung fondant and mas napapakapal ko siya. Napapalaki ko yung bilog niya. Pero make sure na makinis yung rolling pin and makinis yung ibabaw na fondant. So okay na to. So kung gano'n ko kanipis? Ganyan kanipis. Well actually, depende kung gano'ng kakapal or gano'ng kanipis yung gusto nyo. Pero ako matipid ako sa fondant, manipis lang akong gumamit. So 6 inch lang naman siya. I-trim natin ng konti kasi masyado siya makapal. And then, kunin natin yung cake. Lagyan natin sa ibabaw. Tapos, ito i-ano natin. Upside down method ang gagawin natin. So, since yung cake natin, wala siyang board, wala pang board yung cake natin, and yung ganache niya, nakadikit dito sa acrylic na board niya, i-release muna natin ng konti yung chocolate. So, i-run nyo lang ng kutsilyo. Tapos, ano lang, i-push nyo lang yung mga chocolate na natanggal sa cake. So, hindi mga problema yan, magagawa natin ang paraan yan mamaya. And then, ito, special tool. Actually, ano to, cake drum na ginagamit sa mga fondant cakes. Pero ang purpose niya sa akin, dito ko nagka-cut or dito ko actually nagpa-panel ng cake. So, ang size ito is siguro mga 16 inches in diameter. So, gusto ko mas malaki, whether kahit maliit yung cake ko, para mas marami kong space to work on kapag magpapanel ako. Mamaya makikita nyo kung bakit. So nakakalagay na yung cake natin, yung fondant natin on top. Lagyan natin. Ito yung makinis ha. Kasi ito yung ilalim niya. Yung medyo pagaspang na side. So ito yung makinis. Make sure walang basa. Fully dry. So baliktarin lang natin. Then, unti-unti nyo iangat yung board.
Depende kung anong board yung gagamitin nyo. Kung mga regular cake board or kung anong board man. So yan, so natanggal na natin. And makikita nyo, wala pa akong board na ginagamit. Kasi since one layer lang naman ang cake natin, hindi natin kailangan lagyan ng cake board sa ilalim or kung ano yung size ng cake natin. Kasi usually, kung ano yung size ng cake, kailangan may cake board din siya. Tulad nito, 6 inch din yung cake board natin. So, kailangan may cake board. Pero since wala naman tayong ilalayer, one tier lang naman yung cake natin. Yung pinaka-cake board na yung gagamitin natin, like, eto. So, 10 inch. So, eto na yung cake board na gagamitin natin for fondant. So, ang gagawin natin ngayon, eto na yung crucial part na kailangan yung tutukan. Kaya, ilipat ako. Tama ba yung camera ko? Yan. So, kailangan nyo gumamit ng sakto knife. Sakto knife. Very important to. Nabibili ito sa National Bookstore or mga baking supply store. Or you can use yung mga blade, razor blade, yan. So makikita yung pangit ng ibabaw ng cake or yung ilalim na kanina. Pero walang problema dyan. So ang gagawin natin, ititrim natin yung excess fondant. Gano'ng laki yung space between the cake and yung ititrim natin. Ang magiging basihan nyo, etong pagitan niya between the blade and yung pinaka edge nung holder ng blade. So kung ano yung space or kung ano yung pagitan nito, siya lang yung pinaka magiging allowance sa fondant na ititrim nyo. Magigets nyo ba? So pakita ko na lang. Ayan, so kumbaga, etong holder ng blade, siya yung nakadikit sa cake. Tapos etong blade, nakatusok sa fondant. Makikita nyo ba? Ayan, todo na pala siya. Ayan. So kailangan malinis yung blade, ha? So, i-trim nyo lang. So, dapat hindi masyadong malaki yung iiwan yung space. So, kumbaga parang ilan ba to? Mga quarter of a centimeter lang ang allowance. So, dahan-dahan lang. Actually, kinakabahan ako kasi live to. Baka mamaya mapahiya ako. Hindi yun pala nakikita. So very careful lang, huwag niyo mamadaliin to. Kasi ito yung magde-determine ng pagkapulido ng cake niyo. Hindi siya totally seamless kasi siyempre pinagduktong lang naman natin siya. Pero from a distance, parang hindi siya pinanel technique. Okay? So pag naikot nyo na, tanggalin nyo na yung excess. So pakita ko kung gaano kanipis lang yung kinat natin. Can you see? Kasi white yung board eh. Mamaya na lang sa black fondant, makikita nyo kung gaano kanipis lang siya. Okay, so tapos na to. Tabing muna natin. And then gagawin naman natin yung panel. So balikan muna dito, camera. Yeah. Ang hirap na walang cameraman. Ano ba yan? Okay, so medyo mainit pa. Ito naman ang gawin natin for panel. Sa panel naman,
magro-roll tayo ng rectangular shape. So kung ano yung haba nung cake natin, kaya meron kayong measuring tape, sukatin nyo yung radius niya. Radius ba tawag dito? Radius siguro. Circumference, hindi ko alam kung ano tawag. So sukatin nyo siya, and then yun yung haba, kung gano'ng kahaba nyo iro-roll yung fondant. And then yung thickness ng fondant, kung ano yung height niya. Pero may allowance, mag-a-allowance tayo. So, ganito yan. From Irene Sanchez, saan ko nabili yung mat? Sa Lazada. Hanap lang kayo ng ano, search nyo lang Ateco fondant mat. Maganda siya kasi non-stick siya. Ah, non-stick. Non-slip. So, dumidikit siya sa any surface, tapos hindi siya gumagalaw. Saka malaki siya. This is mga 3 feet. 3 feet na ba? O, 3 feet by 2 feet ata. From Darlene, yes, ano, room temp yung cake. Kagabi, after nung live natin, ni-ref ko na siya, kasi syempre gabi pa ako magla-live uli ngayon, kanina. By around 4 PM kanina, tinanggal ko na sa ref para maparumpen ko. Okay, so makinis na ulit. I-roll natin, form tayo ng palag sheet. Na makikita niyo, oo, ay ako mag-cornstarch. Okay, unahin natin. I-flatten muna natin. Flatten muna. May chocolate pa. Okay, pag medyo flat na, again, cornstarch, cornstarch, cornstarch. Para hindi dumidikit. Kapahabain naman natin siya. Meron tayong ruler. Sukatin nyo muna para just to make sure. Ang height ng cake natin is 4 inches. Yung nakikita pero 4 inches yan. Sobra lang ng konti. So kailangan yung width ng fondant natin lakpas ng 4 inches. Kasi kailangan natin ng allowance. So gawin nyo ng mga 5 inches. So, planchahin nyo. Ito, hindi ko na niro-roll yung rolling pin. Pinaplancha ko na lang siya. Para mas sumaba siya and mas mapanipis ko. Hindi man manipis na manipis. Basta yung feeling ko okay yung thickness niya. Okay. So, check kung nakadikit. Pag okay na, i-trim natin on one end and then trim sa bottom. So, pwede yung i-ruler to pero pag ano naman magaling yung kamay nyo or hindi kayo nangingilig, kaya nyo gumamit ng straight line or kaya nyo mag-cut ng straight line na hindi gumagamit ng ano, ng cut ng ruler. So again, sukatin nyo ah, yung circumference patawag dito o radius. Kasi yung haba niya, yung haba ng fondant natin, kailangan makover yung buong cake. So sukatin nyo siya using tape measure. So gagawin natin, ang gulo ko diba? Natitensa ko guys, live kasi ito, baka mapahiya ako. So tinrim natin to. Straight yung side niya, yung end, yung isang end niya, and then yung bottom, straight. So, hindi na ako gumamit ng ruler since matagal ko nang ginagawa siya. Nakukuha ko na naman siya ng straight line. Itong isa, yung hindi pa siya, hindi natin gugupitin kasi ito yung allowance natin mamaya para dito sa taas ng cake.
So, again, tapos gagawin natin. Pero, since 4 inches yung height ng cake natin, ang allowance lang natin mga 1 inch. Susukatin nyo. Pag medyo sobra, gupitan nyo na lang. Para hindi masyado marami. Kasi yung sukat ko lang ng 5 inches yung lapad ng fondant. So, 5 inches. Basta 5 yan. And then, i-roll natin. So, bali, ito yung magiging labas ng cake natin. Pinaka, dito kayo magde-design, ito yung pinaka labas ng cake. Oo, di ba? So, paikutin nyo lang. And tabi nyo muna, balik tayo dito sa cake. And balik tayo sa position ng camera. Ayan. Saan yung brush? So dito, ang gagawin natin, bago natin pagduktungin sila, bago natin ilagay yung panel, tutubigan natin yung fondant natin na tinrim. Yan. So gamit kayo ng brush na manipis. Saan ba? Ayan. So medyo buhagag yung brush ko, yung tip niya. Pero pag nabasa siya, magiging ano siya, compact ulit siya. Or you can use yung brush na ganito. Basta yung maganda yung tip niya, hindi siya yung... Huwag kayong gagamit ng brush na magulo yung tip tulad niyan. Kasi kakalat yung tubig. So ito na lang gagamitin ko. So pag binasa ko siya, so makita niyo yung tip niya, nagsasama-sama ulit. So, ang gagawin natin, dip natin sa water and then tanggalan nyo lang ng excess water. Very important to na hindi masyado matubig yung brush na gagamitin nyo. And then, ang tutubigan nyo lang or ipapahiran nyo lang ng tubig yung pinaka fondant na kinat natin kanina. Huwag yung papasaya din sa cakeboard. Kasi pag sumobra yung tubig, tapos tumulo siya sa cakeboard, mamaya mahihirapan tayong tanggalin yung cakeboard. Mamaya nakadikit na yung fondant sa cakeboard. Makita nyo, nanginiginig pa ako dyan ha. Actually, hindi ko kasi sight to. Eh, yung camera kasi. Nagigiveaway ako sa camera, guys. Pero dahan-dahan lang tutubigan nyo yung fondant na kinat natin kanina or tinrim natin. Again, every dip ko ng brush sa water, tinatanggal ko yung excess water and pinapahirang ko lang yung pinaka fondant. Very important to, wag na wag yung i-apply yung brush nyo ng sobrang dami ng tubig na nasa brush. Otherwise, ano yan? Mahirapan kayong tanggalin siya mamaya. So, ang purpose nito, bakit natin itutubig? So, syempre, pagduduktungin natin yung top and yung panel para magdikit agad sila. And minsan, nagiging seamless yung effect kapag nagdikit sila. Depende sa paano nyo kinat yung fondant. So, kaya naman yung gusto natin is sakto lang yung allowance na ginawa natin. Kasi ayaw natin ng sobra, otherwise magkakabukol pag pinagduktong natin. Pag saktong-sakto naman, makikita nyo may gap yung sa seam. So para konti lang yung kinat natin para pag pinagduktong natin sila, paano ba? Pag pinagduktong natin, so ipupush pa natin kasi yung panel, so magdidikit sila. Kapag sakto lang kasi, may konting space kayo makikita. Pag sobra naman yung cut nyo, makikita yung magkakaroon ng bukol. Nagigets nyo ba guys? So ito na. So yung ni-roll natin na fondant. Ayan. So kaya ang gusto ko, nag-work ako sa
malaking tape, cakeboard para marami akong space. So, para hindi nalulukot yung fondant ko. So, isasandal ko lang sila. And dito magagamit natin yung acrylic na ano to, fondant smoother. So, make sure na nakalapat. I-tap yung ganyan yung fondant nyo para lumapat dito sa cakeboard. And then, paikutin nyo lang. Tap-tap nyo, kailangan nakalapat yung fondant natin sa board. Ayan. So, pag naikot nyo na, i-assist nyo para hindi, kasi ikukupitin natin to. Saan ba yung sakto knife ko? Kaysa kita yung sakto knife ko. Ayun, ito pala. Ayan. So, makikita nyo, sinobrahan ko muna. So, meron, nandito yung likod, saka yung parang naka-overlap pa sila. So, ito yung magiging guide ko, parang pinaka-ruler. Tapos, ikakat ko na lang sila. So, yung blade naka-penetrate sa cake para sure ako na matanggal ko yung nasa ilalim. So, ito yung ilalim. So, tatanggalin ko siya. And then, tutubigan ko to para magdikit naman sila. So, para malinis yung duktong, yung pinag-panel nyo. Okay, and then, i-attach nyo na lang. Then, using yung fondant smoother. And usually, itong mga seam na to, usually, yan yung likod ng cake. Or kung may mga design kayo na vertical designs, tatakpan siya, definitely. Pero ako madalas ako, likod na lang sila. So kaya, mas gusto kong gamitin ito kumpara sa regular na fondant smoother kasi nga medyo rounded siya. So pag gagamitin natin siya sa panel natin, hindi na pe-press yung pinaka-edge niya. Kasi nga rounded. Ito kasi medyo patulis. So natutulak pa niya yung edge na gusto natin. Kasi ito yung top ng cake natin. So natutulak siya dun sa bottom ng fondant, yung bilog kanina. Papagod na ako, guys. So ito. So kapag ang cake na gagawin nyo, kunwari 6 inch kasi to, so usually ang smaller cake nasa, kunwari 2 tier ang cake nyo, so nasa ibabaw siya. So pag ipapatong siya, pag 2 tier ang cake nyo, definitely kailangan nyo ng cake board. So dito nyo lalagyan pa lang ng cake board. Ayan, lalagyan nyo ng cake board. Tapos ako mas gusto kong gumamit ng gunting kesa sa sakto knife or blade. Kukupitin natin yung excess. Pero since hindi ko naman siya gagawing tear cake, wala nang use para gumamit pa ako ng cake board. So gagawin ko, gugupitin ko na siya ng sakto sa cake, yung height. So gagawin niya parang mag-pretend kayo aeroplano yung gunting. Unti-unti nagla-landing. So unti-unti lang yung pag-trim nyo. Huwag nyo munang isasagad. Gupitin nyo lang yung too much excess na fondant. So, ito rin yung reason kaya yung mga cakes ko, hindi na ako nagbo-border. So, yung mga ilalim niya makikinis na. So, hindi na kailangan mag-border. Okay, so, pag konti na lang yung cake, yung fondant, ito kayong mag-alala kung kumakalat yung chocolate kasi hindi naman yan makikita mamaya. So, again, airplane. Ngunti yung nag-landing. Ayan. So, dapat sakto siya sa cake. So, advice ko is gamit kayo ng mahabang gunting. Ayan. Guntingin nyo lang. Ayan, makikita nyo ang kalat ng gunting ko. Kasi yung chocolate tumidikit. Okay.
So, pag ganyan na, kukunin natin yung pinaka-cakeboard. So, 10-inch. So, tapal na natin. Or ilagay natin on top. Tapos, silipin nyo sa ilalim kung naka-center siya. Adjust-adjust nyo kung naka-center. Ayan. And then, i-flip natin ulit. Oops. And then, tatanggalin na natin siya. Oh, automatic. Sharp edge agad. Magic, diba? Tapos, ano to, pa isang pasada ulit ng, ano lang, ng fondant smoother. Tapos, yung top niya, minsan kasi, kapag hindi nyo iningatan yung pag-apply ng brush kanina, pag masyadong maraming tubig, kunwari, hindi pa natatanggal yung board. Nahirapan kayong tanggalin siya kasi nakadikit or nalagyan nyo ng maraming tubig. Itagal nyo side to side yung board na nasa ibabaw. I-fill nyo siya hanggang ma-release. Kasi, huwag nyo biglain ha. Dapat daan-daan lang. One side muna, paikutin nyo, another side. Kapag nahirapan lang kayong tanggalin siya, pag nakadikit. So, pag naka-release na lahat, saka nyo tanggalin yung board. Ayan. And then, gamit kayo ng brush na ganito. Ano ba tawag dito sa brush na to? Pang makeup. Tapos, lalagay nyo ng cornstarch, yung corner, or yung pinaka-top niya, or yung seam, kung saan pinagduktong natin. Kasi minsan may tubig, so, para mawala yung watermark. Ayan, so. Ayan. OA ako mag-cornstarch talaga. Cornstarch is life. Okay, so, pakinisin na lang natin. Okay. So, pakita ko yung top. Hindi siya totally seamless ha. Kasi nga, pinagduktong lang natin. Pero madadaya nyo naman siya sa picture. At saka yung mga nag-order naman sa atin, wala naman silang pakialam kung ay, bakit may seam? At bakit halatang ganyan? Wala silang pakialam dun. Tayo lang naman mga may kinalaman sa cake. Ang mabusisi. Aminin nyo, nag-zoom in kayo ng mga gawa ng iba. Tingitingnan nyo kung paano ginawa. Okay, so ganyan na. So ito talagang ganyan yan. Hindi ko na pinoproblema yan. So ito na yung likod ng cake. Kung saan yung may seam, kung saan yung pinagduktong, siya na yung likod. Ito yung harap. So dito na akong i-design. Okay? So may questions kayo? Before tayo mag-proceed with black fondant naman. Tatabi ko muna to. Okay, when it comes to black fondant, ang laging ginagamit na brand and yung color niya is Chef Master, Chef Cold Black. Tapos, madalas hindi ako nag-start with white fondant. Kung ano yung mga leftover kong mga colored fondant, yun yung ginagamit ko. Pag black ang kailangan ko. Sasama-samahin ko lang sila. Okay na yan.
and then i-microwave ko para lumambot. Again, mga 30 to 40 seconds. Tingnan lang natin. From Toby Mercado, ano po difference kapag powdered sugar ang ginamit kapag minamasa yung fondant? Ang powdered sugar kasi malagkit. Lumalagkit siya and mas titigas yung fondant nyo. Kasi ang recipe ng marshmallow fondant is powdered sugar and marshmallow. So the more powdered sugar mo, ang the more powdered sugar yung ini-incorporate mo sa marshmallow fondant, mas tumitigas siya. Saka malagkit siya, malagkit gamitin ng powdered sugar. Okay, so ito na yung multicolored na fondant natin. Masahin lang natin. So, depende kung ano yung mga kulay na pinagsama-sama nyo. Kasi important naman, maging dark colored lang siya. So, ito parang medyo may pagka-violet na gray. O medyo light gray. So, lalagyan natin ng black. Siya. Kamayin ko na. So dito hindi kailangan na maging black na black na black siya. Basta dark gray okay na siya. Kasi mamaya pag nabalot na natin sa fondant, papaitimin pa natin siya. So, masahin nyo muna para kumalat yung color niya. So kung makikita nyo, parang ano lang siya, parang gray yung kulay niya or medyo dark gray. So okay na to, para hindi na ako mag-aksayin ng too much ano food gel. Maghugasan ko ng kamay, linisin ko yung table and then magmamasa na tayo ulit. Pagkasan ko ng kamay. Okay, I'm back.
So, same technique din ang gagawin natin. Twice tayo mag-roll. Mag-roll. Isa sa ibabaw, isa sa gilid para sa panel niya. So, for the top, ay, siyempre tinakpan ko kayo. So, from the top, kuha lang tayo ng puti lang na fondant. So, masahin niyo ulit. So, makinis na siya. Ipa-flatten na natin. Okay, pag na-achieve ko na yung kapal na gusto ko sa fondant, bago natin ilagay yung fondant, i-release ulit natin kasi nakadikit siya sa board, yung cake, especially yung ganache. So, i-release lang natin gamit ng kutsilyo. Ipatong yung fondant sa ibabaw. Linisin lang natin yung board. Then same cake drum. Patong sa ibabaw. Pabalitan rin natin. So itong method na to na upside down method. Medyo delikado siya kasi binabaliktad niyo yung cake. Pero yun, dapat ingat lang. Nagawa ko na siya sa 12 by 6. Binaliktad ko siya sa bigat. Sobrang kinabahan ako kasi baka mahulog. Sa 12 by 6, saka 14 by 5 ata. Sobrang bigat nun. Binaliktad kong ganyan. Anyway. So again, kupitin natin. Ah, natin yung excess. Oops, nasa na ba? Yan. So again, yung pinaka-holder ng blade, siya yung nakasandal sa cake. Para ito lang yung kapal na ititiran yung allowance. So dahan-dahan lang. Oh, yung tahimik, kinakabahan. Ayan. Pag naiikot na, tanggalin yung excess. So, ayan. Ganyan lang kanipis. Halos sakto siya pero may allowance pa. Uy! Dumulas. Kinabahan ako. Dumulas siya. Oh. Kinabahan ako, guys. Nasa gilid kasi ng table. Okay. Tabi muna natin and i-roll na natin yung paddle. Yung paddle niya.
Good evening to Alexandra Ratunil, Sugar and Papers by Sean Colocois. Darlene Iris Penamante, Tumochi Ray Earth, Toby Mercado, Rina Garcia. Ikaw ba yung pinsan kong si Rina Garcia? Bakit yun nasa Pampanga? To Melanie Balo, si Tess Miralles. Okay, so pag makinis na, again, form tayo ng log shape. Cornstarch. Kahit black ang fondant, paligoy nyo ng cornstarch. Para hindi dumikit. Again, bago natin i-roll ng pahaba, palaparin muna natin. Okay? Cornstarch sa ilalim para hindi dumikit. And then, papahabain na natin siya. Ito, hindi ko na hindi na ako gumagamit ng tape measure kasi medyo gamay ko na naman kung gaano kahaba ang kailangan ko para sa 6 inch na cake. Okay, make sure na hindi nakadikit. Lantayin nyo. And then, sukatin natin. Yung cake natin is 4 inches din naman siya. 4 inches din yung height ng cake natin. So, yung width ng fondant natin should be mga 5 inches. So, linisin yung cutter. Yung pizza cutter kasi minsan naiiwan yung kulay or may natitirang fondant na nakadikit. Clean nyo sa gilid, sa isang side, and then sa isang, sa bottom. So, straight. Tapos, sukatin nyo ng 5 inches. Okay. Hindi, mga leftover, magagamit yung payatago nyo. Tapos, paikutin. And then, tabi lang siya. So, balik tayo dito sa cake. Tutubigan uli natin. Yan. So, dip natin sa water. And then, tanggalan nyo lang ng excess. Kada dipa, tatanggalan nyo ng excess na tubig. Then, tutubigan lang natin yung paano ba magandang pwesto nito. Ayan. So, ingat lang. Dahan-dahan, huwag yung purahin para hindi tumulo yung tubig at hindi dumikit yung fondant sa board. Kahit nyo yan, nanginginig pa ako. Oops.
Okay, naikot ko na ata. Pag naikot nyo na, stop, and then i-attach na natin yung panel. So, kuhanin yung nirolling yung na cake. Ah, na fondant. So, nakadikit naman siya. So, gamitin nyo ulit to. Pinisin nyo lang. Kasi merong dumikit na fondant kanina. Okay. So, isusupport nyo nung fondant smoother na acrylic habang ina-unroll nyo yung fondant. And make sure itatap nyo para lapat yung ilalim ng fondant. So, as you unroll, pinipress nyo naman tong fondant smoother, especially dito sa ilalim para magduktong yung top fondant and then yung panel. Okay, so ilampas nyo. Tingnan nyo kung umabot siya dun sa likod. Dapat overlap sila. And then ititrim muli natin. Gamitin natin itong fondant smoother na acrylic as a guide. Tapos, trim lang natin. Hanggang cake dapat para make sure na nagupit natin itong likod. So, tuklapin nyo muna. Kunin nyo yung likod. Ayan. And then, lagyan nyo ng tubig. Para dumikit siya. Okay, and then i-attach nyo uli sa cake. Pagduktungin nyo na lang sila. Okay. So again, kung ito gagawin yung top layer or top tier, always lagyan nyo ng cake board bago nyo gupitin yung excess. And since ito lang naman siya, hindi naman natin ilalagay sa top. So, ititrim na natin siya. So, linisin yung good thing na ginamit kanina kasi may chocolate siya kanina. So, again, dadaan na naman yung airplane. Ayan. Maglaland ulit siya. So, huwag nyo munang isagad yung gupit. Yung too much excess muna ang gupitin nyo. Okay. Then gupitin nyo na siya ng eksakto. Kailangan diretso yung kamay nyo. Ito yung secret para hindi na kayo nagbo-border. Kung nagpo-fondant cakes kayo, para malinis na rin yung pinaka-bottom niya. So, kailangan dito sakto ha. Hindi siya sobra. Kasi pag sobra, magkakaroon ng bump yung ilalim kasi may sobra siya. So, uumbok. Kapag naman kulang, makikita yung cake or yung ganache. Lilitaw siya. So, sakto lang. So, i-check nyo pag may mga sobra pa. Ito, okay na ako dyan. And then, kunin yung cake board na gagamitin nyo. Wala na akong wooden cake board. Ang madalas ko lang gamitin, mga wooden na cake board. Tulad nito. Ayan, nabibili naman siya sa mga baking supply store. Ayan. Kahoy siya para matibay. Ito, board lang siya. Ayan, so, salatin nyo or silipin nyo sa ilalim kung nasa gitna. Actually, mafe-feel nyo naman. I-feel nyo ng fingers nyo kung pantay siya.
Pag okay na, support nyo sa ilalim and then sa top. Tapos medyo i-press nyo ha, para hindi dumulas yung cake. I-press nyo ng konti lang na kaya nyo ibalik na rin. Okay. And then, angatin nyo yung cake board ay yung drum sa ibabaw. So, pag medyo na-feel kayong medyo nakadikit siya, again, i-shift nyo lang ganyan-ganyan. Tapos, pa-ikutin nyo siya until ma-release. And there you go. Sharp edge agad. Diba? Magic, no? So, ang gagawin nyo na lang, pupuliduhin nyo na lang. Actually, ito, okay na. Makinis na siya, oh. Kahit sobrang daming cornstarch kanina. Kasi ang ginagawa ko, pag mga dark color, pag ang daming cornstarch, ina-airbrush ko. And since itong black, kasi gusto kong pakita sa inyo yung method kapag dark color yung mga fondant ko, ina-airbrush ko sila. Which is, papakita ko rin sa inyo. Ayan, so medyo i-press lang natin yung corner or yung edge. Tapos, final makeup, brush na lang. Para matanggal yung mga few cornstarch na nakadikit. Actually, okay siya. Ganda siya. Kasi meron mga cornstarch dito, ito, hindi matanggal ng brush. What you think, guys? Oh, dapat yung mga cakes nyo ganito na, ha? Sobrang dali niyan. Hindi po ba dumudulas yung cake sa final cake board niya? Iba kasi nalaglag. No, hindi na. Kasi yung cake naman moist. So, didikit siya sa cake, sa board niya. So, hindi siya dudulas. Hindi ako na sanay na nilalagyan pa ng buttercream or ganache. Directly na, board, cake, hindi siya dudulas. So, gagawin natin, mas itadarken natin yung color, tapos papakinisin natin para mawala yung mga cornstarch na. Gagamitin natin ng airbrush. Nung nag-start ako ng fondant, ng cake decorating, hindi ako bilib sa paggamit ng airbrush. Feeling ko hindi naman siya kailangan. Tapos nung nagkaroon ako ng airbrush, sobrang kailangan siya. Sobrang kailangan sa mga sa maraming bagay. So pag gusto niyo mag-invest kayo, eto mura lang to eh. Ito lang yung mga parang generic lang to eh. Na airbrush. Nabili ko lang sa All About Baking ata. Mga 2+. Actually, pangalawang unit ko na. Yung isa kasi bumagsak, nasira. Yan. Pero hanapin nyo yung pinaka-gun, yung may takip para hindi tumutulo. Kasi pag nag-airbrush, minsan gagalaw-galaw, yung liquid sa loob tumatapon, so makalat sa table. Piliin nyo yung may lid. Ayan. So, gagawin natin, ang ginagamit ko lang is Ginebra. Gin. You can use gin or vodka. Pero ito okay na. And nagtitimpla ako directly dito. So, maglalagay lang ako ng konti. Ay, dumami. So, parang mga 2/3 full. Tapos, since black to, actually, pwedeng clear lang ang gamitin nyo. Pero since gusto natin mas mapadarken yung color ng black, nalagyan natin ng konting black. So, may black. So, sasawsaw ko na yung brush dito sa color na black. So, meron black na gel yung aking brush. And then, sasawsaw ko. Dito ko na lang i-dilute directly sa gun.
Basta i-mix nyo siya ng mabuti kasi minsan pag may mga bubo, bumabara yan sa butas ng gun. Then, lagayin yung lid. Yeah. Ayaw. On nyo. On. Yan. And then, initially, huwag nyo muna directly sa cake. Somewhere muna. Sa mukha nyo or ano. Sa kamay nyo muna. Sa kamay nyo muna pa, ano. I-shoot mga first yan. Para just to make sure na hindi siya sabog. And then, ibabrush na natin siya. So, mawawala yung mga cornstarch niya. And since ano to, alcohol, mabilis mag-dry, matutuyo din siya agad. Medyo basa-basa yung ibang part, pero pag natiyo na siya, maganda yung itsura niya. Matte finish pa rin siya, hindi siya yung glossy. Yung airbrush medyo malayo sa inyo. Medyo malayo sa cake. Okay, that's it. So, pag natuyo to, maganda yung tsura niyan. So, yun. Ang dalawa nating cake. So, we have white. Sharp edge. White. Black. Sharp edge. Oh. Very easy. Practice nyo yan. Pag nagamay nyo na siya, or naging komportable na kayo sa technique na tinuro ko, you can do it in 5 minutes. Makaka-cover na kayo ng cake in fondant na sharp edge. Okay? So may mga tanong? Questions muna. Pwede rin po ba shortening pandikit sa fondant? Yes, pwede rin. Well, ako kasi hindi ako talaga fan ng shortening. The only time nagsushortening ako kapag sa workshop, since aircon yung kwarto, aircon yung area, so nagda-dry yung ganache namin. So, para dumikit yung fondant na gagamitin namin, inalagay namin ang shortening. Pero minsan, pag marami kong cakes na order, so nakaganash lahat yan. Tapos hindi man kayang ipasok lahat sa ref. So parang all day nasa room temp lang and natutuyo din yung nagda-dry yung ganash. So pag hinawakan mo, dry siya. So syempre, pag dry yung ganash, hindi didikit yung fondant. So ginagawa ko, since ayoko ng shortening, nire-ref ko muna for a max of 1 hour lang yung cake. Na nakaganash na. Para lang lumamig ng konti yung labas ng cake and then pag nilabas ko siya, medyo magmo-moist, medyo lalakit yung ganash. Kasi from cold, tapos nilabas mo into a room temperature, syempre lalabas yung moisture ng cake or yung ganash. So lalakit. So para, ano siya, dumikit yung fondant na ilalagay ko sa ganash. So, hindi siya more than, pag nyo ilalagay sa ref ng more than, siguro mga more than 2 hours, kasi yun, magkakaroon na siya ng condensation or magpapawis na, lalakit na yung fondant nyo. So, just enough, mga 1 hour lang, just enough na medyo lumamig lang yung ganash, and pag nilabas nyo siya, pag sinalat nyo, yun, lalakit na yung fondant nyo. So, pwede siyang, hindi lagyan ng shortening. From Joan Marasigan, yung air gun po ba pang colored fondant lang or pwede rin po sa white? Kahit ano naman pwede.
And tulad nito, nilagyan ko ng black. Every use, hot water sa baso, tapos tinatanggal ko yung lid, tapos sinugasan ko siya, tinatanggal ko din to. Ito kasi na-screw naman to. So yung pinaka, ano niya, pinakadulo. So para hindi bumabara dito. Tapos, yun, ilulublob ko lang sa hot water na nasa baso for siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Para lang malinis. O hugasan nyo lang, okay lang. Kasi every use nyo, hugasan nyo para walang nagbabara. Gano'ng kalayo yung airbrush? Ayan, siguro ganyan. Kailangan yung buga nung color kalat. Kasi pag malapit, masyadong focus kung saan siya nakatutok. So, kailangan medyo malayo para kalat yung kulay. Ayan, mga ganyan kalayo. O, oh, diba? May sound effects pa. Okay, so wala nang questions? Basta yun. Practicing nyo lang ito. Madali lang siya. Kita nyo naman. Live tayo. Hindi ako napahiya. Kala ko makapahiya ako eh. And so, pag natuyo ito, maganda ito. Mat siya. So, pwede kong gawin siguro. Wala namang celebration. Ay, may nag-order pala sa akin ng cake. So, baka, pag naisipan ko bukas, baka pwede tayo mag-live ulit. Tapos, lalagyan natin ng decorations to. So, kung ano yung mga basic na decorations na ginagawa sa cake, pag mga beginner ka, tuturo natin. Lagyan natin ang design to. Sayang naman. So, ito, pwede ko munang, actually, pwede nang hindi store sa ref. Since nakabalot na siya sa fondant, stable na siya. Pero not more than 2 days. Basta, since chocolate naman siya, hindi naman madaling masira. So, okay lang siya at room temperature ng mga maximum of 2 days lang. Pero pwede nyo i-ref, tapos ang problema pag ni-ref nyo siya ng ilang oras or one day, pag nilabas nyo, lalakit yan. Pwede nyo gawin, pasok nyo sa air-conditioned room. Pag tanggal nyo sa ref, aircon nyo agad para hindi siya magpawis. Matutuyo agad yung fondant. One foot enough na po ba yung layo? Yes, okay na yun. 1 foot. Okay na. Okay, so yun lang. Medyo mahaba na yung video natin. Thank you all for watching. May pahabol tayo. Chef, sa lahat po ba ng color, pwedeng gamitin yung jean? Yes, kahit saan. Ang gamit ko na lagi, Chef Master, na gel. So kapag red naman, kasi ang, ito lang may madalas na problema ng iba. Paano mag-color ng black and red. So sa red naman, ang gamit ko is Chef Master na Christmas red. So tulad ng technique natin sa black, kung red naman ang gagamitin natin, hindi, pag nagkulay ako ng fondant, hindi siya totally red pa. So parang medyo dark pink or dark na pink, pero hindi pa siya red. Tapos yun muna initially yung kulay ng fondant and then i-airbrush ko ulit ng jean, tapos lalagyan ko ng Christmas red na food color, tapos ihalo ko sa gun ng ano ng airbrush, tapos i-spray ko ulit. So mas magda-darken yung color red ng fondant. Hindi pwede water. Kasi ang water, hindi magandang i-dilute ang gel. Parang hindi sila masyado nagsasama. Hindi masyado nagsasama. Kasi mas magandang i-dilute ang mga food color gel sa gin or vodka or lemon extract. Mabalutan pa po kapag ganyan, kapag tomorrow pa po lalagyan ng design. Babalutan pa po kapag ganyan, kapag tomorrow po pong, ano po ibig sabihin? Hindi ko po na-gets. Ito kasi may balot na. So kung gusto nyo, balutan nyo muna yung mga cakes nyo, tapos bukas na kayo mag-design.
Pero ito na yon, ito na yung pinaka balot ng cake nyo. Okay, so yun lang. Bababay na ako. Ang tagal na ng video natin. So, ayun, natutuyo na siya, oh. Mat na siya ulit. Okay. So, baka bukas mag-design tayo. So, bahala na. Okay, thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo. Thank you. Sana nag-enjoy kayo sa live natin. And hopefully, makapag-live ulit tayo bukas. Lagyan natin ang design itong dalawang cake natin. And, oy, baka bukas, marami kong styro. Papakita ko naman sa inyo kung paano magbalot ng styro. Gusto nyo yan? Gusto nyo yan? Kasi iba yung method ko ng pagbabalot ng real cake, iba yung method ko ng styro. Okay? Sige, bukas, see you again. Bye!